praise to the Lord, the Almighty, King of creation. Oh, my soul, praise Him, for He is my help, salvation. All you hear, now to His temple draw near. Praise Him in glad adoration. Praise to the Lord who owe all things so wondrously reigneth. Shelter thee under His wings, so gently sustaineth. Hast thou not seen how thy desires have been granted in what He ordained? Praise to the Lord, let all that is in me adore. Has life and breath come now, praises before Him. Let the amen sound from His people again. Gladly for I we adore Him. Hello po, good morning po. Welcome po sa ating prayer covenant ngayong umaga. Binabati ko din po kayo ng Merry Christmas at Advance Happy New Year. At bago po tayo magpasimula sa ating maikling devotion ngayong umaga, samahan niyo po muna ako sa maikling panalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa napakagandang umaga na muli naming nasilayan. Salamat po sa kapahingahan, sa buong magdamag. Sa araw po na ito, dalangin ko na Ikaw ang mag-ingat sa bawat isa sa amin. Lord, sa sandaling ito, bago po kami magpaniwala ng aming mga gagawin o bago kami pumasok sa aming mga trabaho, nais po naming mapakinggan ang Iyong boses. Gamitin mo po ako upang mapabatid sa Iyong mga anak ang bagong mensahe na nais mong ibahagi sa amin. Hinihiling ko po na buksan mo ang aming puso at isip, Panginoon, sa pakikinig ng Iyong salita, at Ikaw nga po ang makita namin at marinig namin. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong devotion ngayong umaga ay matatagpuan sa Isaiah 63:7-9, at ganito po ang sinasabi sa NLT version. I will tell of the Lord's unfailing love. I will praise the Lord for all He has done. I will rejoice in His great goodness to Israel, which He has granted according to His mercy and love. He said, they are my very own people. Surely, they will not betray me again. And He became their Savior. And all their suffering, He also suffered. And He personally rescued them. In His love and mercy, He redeemed them. He lifted them up and carried them through all the years. Yung verse po na binasa ko ay patungkol sa kabutihan, kabaitan po ng ating Panginoon sa kanyang bayan, kanyang mga anak. Sa kung babasahin po natin yung mga unang verse sa chapter 63, dumating po doon na yung araw na nagalit, naghiganti ang ating Panginoon sa mga tao. Maybe because doon sa mga bagay na hindi natutuwa yung Panginoon sa mga bagay na ginagawa nila. Or hindi nila sinusunod yung Panginoon. Kaya ang ginawa ng Lord po, dinurog niya, winasak yung mga bayan na yon. Pero sa kabila po ng lahat, napakabuti po pa rin ng ating Panginoon, ng ating Diyos.
lalo na dun sa bayan na kanyang tinawag. Sa verse po na binasa natin, sinasabi po dyan yung pagmamahal niya sa kanyang bayan ay di nagmamaliw, di nagbabago, tunay at walang kapantay. Kaya't nararapat lang po na bigyan siya ng papuri, ng pagsamba, at parangalan siya sa lahat ng mga bagay na ginawa niya sa atin noon hanggang ngayon. He gave His life for us. He saved us. Kaya nga po, tinawag natin siyang Savior. Sa mga nagdaan taon po, napakahirap ng mga pinagdaanan natin. Merong nawalan po ng trabaho, nawalan ng makakain, nawalan ng minamahal sa buhay, nagkasakit, marami pa pong ibang mga bagay na nakakalungkot na nangyari. Pero pinabayaan po ba tayo ng ating Diyos? Iniwan niya po ba tayo dun sa lahat ng sarili nating battle na pinagdaanan in the past? Di ba po, hindi naman. Nandyan po siya palagi. Dahil ganyan niya po tayo kamahal. Ganyan niya po tayo binabalyo bilang kanyang mga anak. Tinawag niya po tayong kanyang bayang hinirang. At ganyan po tayo kahalaga sa kanya. When we suffer too. Kung nasasaktan po tayo, nasasaktan din po siya. Kung nahihirapan po tayo, nahihirapan din po siya. Kung ano po yung nararamdaman natin, nararamdaman din po yun ng ating Panginoon. Kaya mahirap po sa kanya na nakikita niya tayong nahihirapan. Kaya gusto niya po tayong iligtas sa mga kaaway natin, mga bagay na hindi makakabuti sa atin. Gusto niya tayong iligtas palagi sa katamakan. At ang tanging dapat natin gawin is kilalanin natin siya, maniwala tayo sa kanya na may imposible pag naniwala tayo sa Panginoon. Magkaroon tayo ng pananampalataya sa kanya na kaya niyang gawin yung lahat ng bagay. Nag-celebrate po tayo ng Pasko, no? Nabigyan, papuri po ba natin yung Panginoon? Kasi once a year lang po natin sineselebrate yung Kapaskuhan. Pero everyday naman po, dapat sineselebrate natin si Jesus sa buhay natin. Tanong ko lang po, ngayong Pasko, nabigyan po ba natin ng papuri yung ating Panginoon dun sa lahat ng bagay na ginawa niya for the past years? Nawa po, nakita natin yung pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Pagmamahal niya na walang katulad, na hindi niya tayo iniwan, pinrotektahan niya tayo, inalagaan niya tayo, naging safe yung taon natin. Kahit na may dumaranas po tayo ng pandemya, kinakaharap po natin yung COVID, nawa po nakita natin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Na-provide niyo yung lahat ng needs natin, kahit na yung iba nawala ng trabaho, na nawala ng kinulang yung financial, pero na-survive po natin yun. At alam ko, dahil po yun sa tulong ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Siya po yung Diyos noon, ngayon, at maging sa kasalukuyan. Siya po yung Diyos natin na hindi nagbabago. At deserve po ng ating Panginoon na makatanggap ng papuri
na magmumula sa atin ng pagsamba. Nawa po, dalangin ko na makita natin yung mga bagay na ginawa ng Panginoon sa buhay natin. At makita natin siya everyday sa buhay natin. Na siya yung tumutulong, pinoprotektahan niya tayo. Siya yung nagpro-provide ng lahat. Ganyan niya po tayo kamahal. Ganyan po kabuting Lord sa buhay natin. Nawa, makita po natin yun. At dalangin ko rin po na sa bawat isa sa atin na mapaglingkuran natin yan, siya ng tapat at totoo. Kasi ganun po siya faithful sa atin, sa mga anak niya, sa kanyang bayang hinirang. Nawa po, mabigyan natin siya ng mabigyan natin siya ng mataas na papuri palagi. At ma-celebrate natin palagi yung buhay na sinakripisyo niya sa bawat isa sa atin. Makita po natin na siya yung Diyos na nagligtas sa atin sa kapahamakan, nag-save ng buhay natin sa mga kaaway noon pa man. Ayan po, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa umagang ito. Sadyang napakabuti mo, Panginoon. Di ka nagbago at ganun pa din, Panginoon, yung pagmamahal mo sa amin noon pa man. Salamat, Panginoon, at di mo kami iniwan sa lahat ng mga pinagdaanan namin. Sa mga pagkakataon na down kami, Lord. Sa mga pagkakataon na nahihirapan kami. Pero alam ko at alam namin na ginawa mo yung lahat para tulungan kami. Salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat ng mga bagay na ibinigay mo sa amin sa pagmamahal na walang katulad. Lord God, wala kaming gustong ibigay sa iyo, kundi pasasalamat at papuri dahil deserve mo yung maramdaman at makuha sa amin. Panginoon, dalangin ko na patuloy mo kaming bantayan, ingatan, i-guide, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin. Patuloy ka nga po namin makita at makasama sa buhay namin. Lord, nawa, patuloy ka namin mapaglingkuran ng tapat. Dalangin ko na samahan mo kami sa bawat hakbangin ng aming mga buhay. Pangunahan mo kami sa lahat ng aming gagawin at mga desisyon. Lord God, pinagkakatiwala ko po, Panginoon, ang lahat ng aming panalangin sa iyo. Ikaw po yung nag-iisang Diyos na nakikinig sa bawat panalangin namin. Itinataas ko ang aming panalangin, Panginoon, sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Nawa ang mga salitang ating narinig sa umagang ito ay maging kalakasan nating, kalakasang espiritual na magamit natin sa buong maghapon na ating pagsuo. Tayo po'y manalangin. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Lord, sa buhay at kalakasan na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Ganun din na ipinagpapasalamat namin ang iyong mga salita na aming narinig sa umagang ito. Nawa ay magamit namin ito, Panginoon, sa aming pang-araw-araw na buhay at maging pagpapala sa bawat isa sa amin na nakiisa sa gawain ito, Panginoon. Ganun din na iyong pagpalain ang iyong anak na siyang ginamit, Panginoon, upang maihayag ang iyong mga salita sa umagang ito. Amin pong idinadalangin sa umagang ito ang aming bansa na patuloy, Panginoon, na pangunahan mo po kami, lalong-lalo na ang mga government officials namin, simula sa presidente hanggang sa pinakamababa, Panginoon, na iyong pagpalain ang mga taong ito na siyang nangunguna, Panginoon, upang sa ganon sa kanilang pangunguna ay higit, Panginoon, na makita nila kung anong nais mo na kanilang gawin para sa kanilang pagsisilbi, sa kanilang
pagsisilbi, Panginoon, sa kanilang bayan. Patuloy, Panginoon, na palakasin niyo po sila physically and spiritually upang magampanan nila ang kanilang mga gawain, Panginoon, tungkulin bilang iyong inaatang sa kanila. Ganon din, Panginoon, na aming idinadalangin ang mga may mga karamdaman, anumang mga karamdaman sa oras na ito. Patuloy, Panginoon, na hiling namin na i-extend mo, Lord, ang iyong makapangyarihang kamay sa kanilang lupang katawan upang kanilang maranasan ang mirakulo ng kagalingan na nagmumula sa inyo. Amin ding ipinagpapasalamat ang patuloy na kagalingan ng mga kapatid namin, Panginoon, na iyong pinagaling na, patuloy na maranasan nila, Panginoon, ang iyong presensya. Ganun din na ipagpasalamat nila ang kagalingan na ito sapagkat sa iyo nagmula ang lahat ng ito. Ganun din, Panginoon, na aming idinadalangin ang aming iglesia sa kabuuan, Panginoon, patuloy na pagpalain niyo po ang iglesyang ito maging ang mga gawain namin. Nawa, Lord, ang mga gawain ito ay maging patuloy na sa lakasang espiritual, Panginoon, sa bawat isang miyembro ng iglesyang ito. At ganun din na pagpalain mo, Panginoon, ang bawat pamilya na kaanib ng aming iglesya, narito man sa aming bansa o nasa ibang bansa. Patuloy, Panginoon, na pangunahan niyo po sila at patuloy na maranasan nila, Panginoon, iparanas mo ang iyong presensya at ang iyong pag-ibig, Panginoon, at ang iyong kapayapaan lagi ang kanilang maranasan. Buklurin mo sila, Panginoon, ng iisang pag-ibig, ng iisang pananampalataya. Ganon din, Panginoon, na aming inaalala ang mga kapatid namin na nakarating sa kanilang mga kaarawan, nasaan man sila ngayon, Panginoon, ay patuloy, Panginoon, na iparanas mo sa kanila ang siksikliglig umaapo na pagpapala, Panginoon. At ganun din na mas marami pang mapagpalang taon ang darating sa kanilang buhay. Ganun din sa mga kapatid namin na nakarating sa kanilang mga wedding anniversaries. Patuloy na pag-alabin mo ang pagmamahalan ng bawat mag-asawa, Panginoon, na nagse-celebrate ng kanilang wedding anniversaries sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy na ipinagkakatiwala namin ang buong maghapon sa inyo. Pangunahan mo po kami. Madakila sa lahat ng aming mga gagawin, mga iniisip at mga pinaplano. Higit sa lahat, patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga nagawang hindi maganda sa aming kapwa at higit sa lahat sa inyo. Itong aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.